Lumabas na nga ang inaabangan nating spoilers patungkol sa chapter 1026. At syempre, ito nga yung topic natin ngayong araw. Bali, ang unang impormasyon nga natin patungkol sa spoilers ay yung title na itong chapter 1026. At pinamagatan nga itong The Decisive Battle. Sa abilang banda naman, inag-umpisa na nga daw yung laban ni Kaido laban kila Luffy, Momonosuke, at Yamato. Sinabi nga sa latest spoilers na umatake daw itong si Kaido ng Bolo Bread kay Momonosuke. Muntikan na nga daw itong tumama kay Momonosuke. Buti na nga lang daw nakailag itong si Momonosuke. At dito bigla na nga daw nag-counterattack si Momonosuke at kinagat itong si Kaido. Bali, based nga daw sa expression ni Kaido, mukhang nasaktan nga daw to sa kagat ni Momonosuke. So itong impormasyon nga na to, syempre i-expect na natin na yung battle ng dalawang dragon na to talagang mabibigyan ng highlights ni Oda. Since sa battlefield nga ngayon sa rooftop, silang dalawa lang yung mga pinakamalalaking nila lang ngayon. Diba? Yes, nandun pa nga rin yung takot ni Momonosuke o yung trauma sa kanya since si Kaido nga mismo yung pumatay sa pamilya niya. Pero gaya nga ng sinabi ko sa mga past videos natin, dahan-dahan nang pinapatunayan ngayon ni Momonosuke na karapat dapat siya para maging susunod na shogun ng Wano. Nalaman nga rin natin sa latest spoilers na pagtapos nga daw ng panandali ang laban nila Momonosuke at Kaido, nagbalik na into hybrid form si Kaido. At dito nga daw nagkasabayan silang umatake ni Luffy ng Supreme King Saki. At gaya nga ng inaasahan, hindi nga daw nagdikit yung mga atake na ginawa nila. At nagresulta nga daw yon sa pagkahati ng kalangitan. Bali, anong ibig sabihin nito? Para sa akin, itong pagkahati ng kalangitan sa pag-atake nila Luffy at Kaido, parang announcement lang to ni Oda para sa ating mga fans na finally, isa na ngang Yonko level itong si Luffy. Dahil sa buong series nga ng One Piece, tatlong beses pa lang nating nakikita yung ganitong scene, 'di ba? Una nga nating nakita to, syempre sa naging tapatan ng dalawang emperor na sila Whitebeard at Shanks. Though nakita nga natin to sa mga early episodes ng One Piece, pero masasabi nating ito yung nag-set ng standard para sa ating mga fans kung gaano nga ba talaga kalakas ang isang emperor. Sunod nga nating nakita yung paghati ng kalangitan nung time na maglaban sila Big Mom at Kaido. Itong laban nga na to, sabihin na nating hindi gaanong seryoso. Pero makikita naman natin yung umaapaw na haki sa kanilang dalawa. At ang ikatlong beses nga nating nakita itong paghati ng kalangitan nung time na magkaharap sila Goldie Roger at Whitebeard. So itong mga nabanggit kong karakter, aware naman tayo kung gaano kalakas ang mga to, ba? Diba? Kaya para sa akin, yung malaman natin na isa na si Luffy sa mga karakter na to, indication lang to na finally, isa na ngang emperor level yung lakas na itong si Luffy. At aasahan natin na this time sa ikatlong paghaharap nila ni Kaido, talagang may ibubuga na si Luffy ngayon. Anyway, maliban nga sa impormasyon patungkol sa panandali ang laban nila Momonosuke at Kaido at yung tagisang lakas nila Kaido at Luffy, nalaman nga rin natin sa latest spoilers na nawala daw ang sulong form nila Inuwarashi at Nekomamushi since natakpan nga daw ng mga ulap yung buwan. Pero nagbalik nga rin daw kagad yung buwan dahil sa paglalaban nila Luffy at Kaido. Since nahati nga yung kalangitan, muli na namang nagpakita yung buwan. At this time nga daw, tuluyan ng nanalo sila Inuwarashi at Nekomamushi laban kila Jack at Perospero. Bali, pag-usapan natin ng maikli yung matchup na itong dalawang mink natin. Nakaharap nga at natalo ni Nekomamushi si Perospero. Gaya nga ng inaasahan, saglit lang yung magiging laban ng dalawang to. Since parang nasa final part na nga tayo ng gera sa Onigashima. Matatandang si Perospero nga ang sinisisi ni Carrot sa pagkamatay ni Pedro sa Whole Cake Island Arc. Yes, may part nga na satisfying itong pagkatalo ni Perospero kay Nekomamushi. Pero para sa akin kasi, mas satisfying to kung si Carrot mismo yung tumalo kay Perospero. Since siya nga yung nakakita kung paano namatay si Pedro. Kaya I doubt na itong pagkatalo ni Perospero, talo na talaga siya. Naniniwala akong at some point ngayong Wano Arc, tatayo pa to. Maybe may tutulong sa kanya na kapatid niya. Since hanggang sa ngayon nga, wala pa rin tayong balita sa ibang anak ni Big Mom kung nasaan na ba sila. Sa
laban naman nila Jack at Inuwarashi, ito yung masarap na pagkapanalo para sa akin. Since during Zoo Arc nga, nalaman nating sinugod ni Jack itong mga Ming tribe. At si Jack nga rin yung dahilan kung bakit nawala ng kamay at paa sila Inuwarashi at Neko Mamushi. Kaya naman ang pagkatalo nga ni Jack, ang marka na nakabawi na ang buong Ming tribe sa mga kasama ang ginawa ni Jack sa kanila. Anyway, maliban nga dyan, nalaman nga rin natin sa latest spoilers na nakita nga daw natin sa isang panel si Tengoyama Hitetsu at iniisip nga daw niya si Otama. Now, meron lang akong isi-share sa inyo na isang theory. Malamang yung iba sa inyo alam na to. Bali sa mga hindi nakakaalam, meron ngang theory na kumakalat na itong si Tengoyama Hitetsu nga daw, si Kozuki Sukiyaki. Yes, yung tatay ni Kozuki Oden o yung lolo ni Momonosuke. Bakit? Dahil nga daw yan sa una, never pa nating nakita itong si Tengoyama Hitetsu sa kahit anong flashback nila Oden o ng mga Scabbards. Meaning parang tinatago nga daw yung karakter niya. Ikalawa, hindi nga daw sa atin nilinaw ni Oda kung talagang patay na ba si Kozuki Sukiyaki o hindi pa. Yes, napag-usapan nga to nila Oden at Orochi, pero wala ngang malinaw na sagot ang ibinigay sa atin. Ang ikatlo naman, ipinakilala nga daw sa atin si Tengoyama Hitetsu na isang Kokeshi Doll Collector. And anong connect nito kay Kozuki Sukiyaki? Bali kung matatandaan nyo, nung time na napuntahan nga ni Brook yung main palace, kung saan siya nakakita ng isang poniglip, binanggit nga ni Brook na yung isang kwarto nga daw dito, puno ng Kokeshi Dolls. Meaning pwedeng ito daw yung pampalipas na oras ni Kozuki Sukiyaki. At ang huling ebidensya nga na magtuturo na iisa lang sila Kozuki Sukiyaki at Tengoyama Hitetsu, yung voice actor nilang dalawa. Yes guys, dahil sa mga hindi nakakaalam, iisang tao nga lang yung nagboboses sa dalawang karakter na to. At ito nga si Kazuki Yao. Now kung totoo man at iisa nga lang sila Tengoyama Hitetsu at Kozuki Sukiyaki, malaki yung magiging impact nito sa nangyayaring labanan ngayon sa Onigashima. Bakit? Dahil meron ngang rumor ang kumakalat na itong si Otama nga daw isang Kurozumi. Since parehas ngayong kulay ng buhok niya kay Orochi. At yung fact nga na si Tengoyama Hitetsu pa yung nag-alaga kay Tama na isang Kurozumi daw, siguro kung malaman man to ni Orochi, di ba parang mawala na yung bad blood sa dalawang angkan ng Kozuki at Kurozumi. Anyway, speaking of Orochi nga, inalaman nga rin natin sa latest spoilers na nagpakita na naman daw si Orochi. At yes guys, buhay pa nga rin siya. Kung matatandaan nyo, dalawang beses na nga siyang pinapatay. At still, nandito pa rin siya. So, totoo nga ang kasabihan na ang masamang damo, talagang matagal mamatay, diba? De joke lang. Bali, ang huling impormasyon nga patungkol sa spoilers natin, yung sobrang lapit na nga daw nung isla ng Onigashima na bumaba sa Flower Capital. At ito na nga yung mga impormasyon sa latest spoilers. All in all, paniguradong isang matinding chapter na naman tong makikita natin. Since ang magiging pinaka-highlights nga neto, paniguradong yung pag-isa ng lakas nila Luffy at Kaido. Since nahati nga yung kalangitan na indication sa atin na isa na ngang Yonko level ngayon si Luffy. Yes, sabihin na nating First Division Commander level pa lang si Luffy nung nakaharap niya si Katakuri sa Whole Cake Island Arc. Pero dahil nga sa matitinding laban na nangyari sa kanya at lahat ng pagsisikap lumakas lang para matalo si Kaido, sa ngayon nga nasusuklian na ang lahat ng paghihirap ni Luffy. At finally sa ngayon mabibigyan niya na rin ng magandang laban si Kaido. Laban na matagal nang hinahanap ng pinakamalakas na nilalang sa mundo.